to God be the glory. Magandang umaga po, mga kapatid. Amen. At muli, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Sino dito yung mas excited pa sa mga gagawin ng Diyos mamaya? Yes. No? So, umpisa pa lamang, kumikilos na ang Panginoon simula sa opening prayer, sa ating devotion, sa praise and worship, at ngayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Patuloy siyang mangungusap, no? Kasi ang nais ng Panginoon, maging konektado tayo lagi sa Kanya. Amen? Ang gusto ng Lord, yung talagang relationship. Intimate relationship for God. Amen. Are we ready, church? Amen. Handa na po ba tayo pakinggan ang salita ng Diyos? Yes. Let us focus our hearts, our senses to the Word of God. Ang title po nito, mga kapatid, The Power of the Holy Spirit. Amen. Sabihin natin yung title, The Power of the Holy Spirit. Amen. Napakaganda po at nung sa devotion pa lang doon na ipahayag, no, yung kapuspusan ng banal na espiritu. Nais ng Lord na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Kasi dalawa lang naman pwedeng pumuspos sa tao eh. You know? Yung Holy Spirit or yung espiritu ng sanlibutan. Amen. At yung espiritu ng sanlibutan ay yung ang kaaway or yung masamang espiritu. Amen. Kaya ito po ay utos actually yung sinabing be filled with the Holy Spirit, no? At kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya nga, nais ng Diyos, tayo ay laging konektado sa Kanya. Hindi lang tayo tuwing Sunday. Amen? Kasi may mga Kristiyano, Sunday goer lang eh. Kung hindi nag-Sunday, hindi ko konekta sa Diyos. Amen? Kung hindi pa umatid ng midweek or ng prayer meeting, hindi ko konekta sa Diyos. Diba? Ang nais ng Diyos, every day. Amen? So, ito, actually, ang Sunday is celebration, araw ng pasasalamat sa Diyos. Yung Monday to Saturday, connected tayo sa Panginoon, nandun yung paghingi, amen, yung sumamo natin sa Diyos, and every day, our life must be a life of worship. Amen? Buhay na pagsamba. Ano yung buhay na pagsamba? Yung ginagawa natin, yung kalooban ng Diyos, yung mga nakakalugod sa Kanya, dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ilan ang mga anak ng Diyos dito? Yes. Hallelujah. No? So, God wants our intimacy, no, yung presence natin, no? Ang katotohanan ng buhay, mga kapatid, hindi tayo kailangan ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Amen. Sa araw-araw ng ating buhay. Amen po. Inaamin po ba natin 'yon? Amen. Kasi kung sinasabi mo, halimbawa, bukas Lunes, no? Hindi mo kailangan ng Lord, ikaw na to, ikaw ang masusunod sa sarili mo, no? Hindi ka mananalangin, tama? Hindi ka man lang magbabasa kahit kaunting salita niya. Kaya ina-emphasize natin devotion, di ba? Yung magbulay-bulay tayo ng salita ng Lord, kumain tayo sa Espiritu para malakas tayo, kumonect tayo sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, connect tayo sa Lord. Ayan, no? Yan ang gusto ng Lord, relationship. Kaya pag tayo mananalangin, ang turo ng Panginoon, Ama namin na nasa langit. No? It only shows that He is our Father. Diba? Our Father God. Yun siya ang ating Ama. Meron tayong relasyon. Hindi tayo yung strangers na lalapit sa Lord na parang, Lord, matatanggap mo po ba ako? Lord, ganito po ba? Hindi, no? Dahil tinubos na tayo ng Panginoong Jesus. No? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo pinagkalooban ng Santong Espiritu. Amen. Nabanggit kanina bilang tatak hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. The second coming ng Lord. Amen. At ang nais ng Lord, every day kumonekta tayo sa Kanya. Every day makinig tayo sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi pa nag-Sunday yung iba, hindi makakapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Maraming mga Kristiyano nakakalungkot kung hindi pa mag-Sunday, hindi pa maririnig yung salita ng Diyos. Kung hindi pa mag-Sunday, hindi pa makapagpapasalamat, hindi pa makakapagpanalangin. No? Kung hindi pa mag-Sunday, wala, konektado, hindi connected sa Panginoon. So, exempted ba tayo sa mga problema sa wilderness? Hindi. Lahat tayo dadaan dyan. Amen. Pero ang pinagkaiba kung ikaw ay talagang
ang puso mo ay sa Diyos. Ang priority mo ay sa Diyos. Lunes hanggang Linggo ay sa Diyos ka. At kahit dumating man ang disyerto o matinding pagsubok sa buhay mo, hindi ka matutumba, hindi ka babagsak. Yes, hallelujah. Bakit? Nakaugat ka eh. Amen. Diba? Hindi kayo mag-aantay ng ulan sa gitna ng disyerto. Bakit? Yung ugat mo ay malalim. Yes. At merong na-absorb na tubig. Yung rivers of water. Amen? Dahil malalim ang iyong ugat. Dahil konektado ka sa Diyos at dun mo maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Hallelujah! Yun ang nais ng Lord, yung root system natin. Di ba? Sabi, blessed is the man who walk in accordance to his will. Di ba? He's like a tree planted, di ba, sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot, mananatili siyang luntian. Sabi, di ba? Mananatili siyang berde yung kanyang mga dahon. Hindi siya matutuyo. Bakit? Siya'y nakatanim doon sa tabi ng ilog na running water. Amen? Anumang season, anumang panahon, di ba? Habang buhay, kinatahin kanina eh, papupurihan ka. Amen? Tuwing Sunday lang ba yun? No. Tuwing kailan ka nagpupuri sa Panginoon? No? Eh, pag Sunday, Pastor, siyempre, attend ako ng Sunday service, talagang makakapagpuri ako sa Lord. Pero kapag sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ay, busy ako. Ha? Kahit 30 minutes, hindi mo mailaan sa Panginoon. And then, kapag dating ng tagtuyot, talagang matutuyo ka. Bakit? Yung ugat mo ay mababaw eh. Amen? So, nais ng Lord, maranasan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Sino dito may desire to experience continuously the power of the Holy Spirit? Amen. Hallelujah. And ayun po ang nais ng Lord. Mapuspos tayo, maranasan natin. And it has appeared throughout scriptures. No, ang pagkilos ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon. At lalo lang ngayon dahil talagang ang Panginoong Jesucristo sa benepisyo ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, tayo ay pinagkalooban ng Banal na Espiritu. Hindi katulad nung sa bayang Israel, nung sa Old Testament, hindi naman buong bayan ng Israel may Banal na Espiritu eh. Amen. Pero sa ating mga Kristiyano, lahat ng tumanggap kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Yung kumilali, yung finished work sacrifice of God on the cross. Yes. Yun yung tinanggap mo. Amen. Na walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. Amen. Patungo sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesus. Amen. Yun ang ating tinanggap. And His power was first seen in the act of creation. Nakita na natin yan mula pa nang walang pasimula. Naroon na siya. Genesis 1:1. Anong sabi doon? No? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos. Ulitin ko. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kung yung sa creation nga eh, di ba? From nothing into something. Ba? Nagkaroon ng buhay. Dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Ngayon kapatid, kapag kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay mo, talagang mababago ang buhay mo. Matatransform ang buhay mo. No? Kaya, mababasa natin Genesis pa lang, naroon na ang Espiritu ng Diyos na kumikilos. Kaya po, nagkaroon ng magandang pagkalikha sa sansinuko. Basahin natin sa Hob, chapter 26, verse 13. Sa pamamagitan ng hiningan niya, ang langit ay umaaliwalas. Pinuksa ng kamay niya ang dambuhalang tumatakas. Amen? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Amen? Even you're just like David, at yung problema mo kasi laki ni Goliath, mananalo ka? Yes, mananalo ka kung sa Diyos ka. No? Pero ang nakakalungkot kasi, marami tayong pinaglalaban sa buhay na hindi naman yun yung dapat nating labanan. No?
Ano ba para sa iyo? Kaya nakakatuwa yung usapan natin nung Thursday, mga kapatid, no? Yung sa prayer meeting, all about success. What is success for you? Amen? At nalaman natin sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, success in life means knowing and doing the will of God. Knowing God, you have a relationship with God, and doing His will. Yun yung success. Magawa mo, maluwalhati mo ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Yun po ang success. No? Yung salita ng Diyos ang ating malakaran. Dahil ang mundo ay lilipas. Heaven and earth will pass away, but the word of God shall remain forever. Amen. Alam po ba natin yun, mga kapatid, that heaven and earth will pass away? Yes. At sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat alam natin yung priority natin para ano, yung ating pagkilos na bilang tayong mga Kristiyano ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit also empowered men in the Old Testament para makalaya ang bayang Israel sa Egypto, no? At gayon din sa panahon ni Samuel, no? He took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. At gayon din sa nangyari kay David, no? Although the Spirit did not permanently indwell on God's people sa Old Testament, He worked through them and gave them power to achieve things. Naalala niyo si Samson? Saan ang gagaling ang kapangyarihan ni Samson? Sa buhok. Ayan, akala ng marami, sa buhok. Pero kung binasa natin talaga, saan ang gagaling ang kapangyarihan ni Samson? Sa Diyos, hindi sa buhok. Kaya lang, akala natin sa buhok. Bakit? Kasi Nazarite siya, di ba? At yung three vows ng Nazarite, ano yun? Huwag kang mahawak ng patay, huwag kang iinom ng alak, at huwag kang maggugupit ng buhok. Kung alam natin yung history, amen? Si Samson ay isang Nazarite. No? Ibig sabihin, devoted lang siya para sa Panginoon. And he is empowered to deliver Israel from the hands of the Philistines. Amen? Kasi nung panahon ni Samson, Judges, no, yun ang namumunok sa bayang Israel. Hindi pa mga hari. Alam ba natin yung history? Hallelujah, no? So it's one of the trivia in the Bible. So hindi sa buhok ni Samson talaga nang gagaling ang kanyang kapangyarihan. Pero si Samson ay may kahinaan. Anong kahinaan ni Samson? Babae. Iba't ibang babae. No? Si Samson. Kaya nga, ang tawag sa kanya ng mga Bible scholars talaga parang si Samson ay wicked. No? Bakit? Dahil yung laman niya yung nasusunod eh. No? Although andun yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, pinagalob sa kanya mula pa siya nung pinanganak. At sinusunod niya yung tatlong vows, no, na huwag hawak ng patay, mapahayop man o tao, no, huwag iinom ng alak at huwag magugupit ng buhok. Pero yung kahinaan niya ay yung sa babae. At inutusan nga ng mga pinuno ng Philistine, sino? Si Delilah. Si Delilah isang prostitute, no? Philistines. At inutusan siya para bigyan siyang 5,500 if I'm not mistaken, no, yung silver, no, para alamin kung saan nagagaling ang kapangyarihan ni Samson, no. At alam niyo kung ano nangyari, sinaka alam mo ano nangyari next, hindi namin alam, basta kwento mo. Ano nangyari? Naputol ba agad yung buhok? Hindi. Actually, ilang beses tinanong ni Delilah si Samson, di ba? Syempre kahinaan ni Samson babae, no. So haplos-haplosin ni Delilah, "Samson, Samson, ano ba? Saan ba nanggagaling ang kapangyarihan mo?" No? At si Samson, hindi niya kaagad sinabi kay Delilah yun, ha? Sabi, maraming beses na dinahilan ni Samson, "Dito nanggagaling yung aking kapangyarihan sa ganito, sa ganyan, sa ganito." Tapos dumating yung mga Palestinians, no? At akala nila, kasi sabi ni Delilah, nag-spy si Delilah, di ba? At dumating yung mga Palestinians, pinagpapatay ni Samson yung mga Palestinians. Yes. Mga limang beses yun nangyari. Yes. No?
na doon pa lang hindi na nakahalata si Samson na niloloko siya ni Delilah. Yes. No? Ang daming beses nang nag-attempt si Delilah eh, para malaman yung kahinaan ni Samson, mga lima bago pa pumunta sa buhok eh. No? At marami siyang napatay na Palestinians dahil hindi naman nalaman agad ni Delilah na dapat gupitin yung buhok. No? So doon hindi nakatunog si Samson na itong si Delilah ang spy. Di ba? Hindi nakatunog si Samson. So ganun kasi yun. Hindi kasi nakikinig. No? Si Samson, pag kinilig, ayaw makinig. Yan. Emotion eh. Yes. Ganyan ang maraming tao. Pag kinilig, ayaw makinig. Bulag na bulag. Di ba? Isipin mo limang beses na yon, hindi niya nahalata na si Delilah yung nag-i-spy. Di ba? Kasi nga, yun yung kahinaan niya. Pero nung bandang huli, di ba? Samson, saan ba talaga nanggagaling yung humiga pa doon sa lap ni Delilah eh. Nag-aupentuhan sila eh. No? Tapos doon sinabi ni Samson. Di ba? Foolishness ko talaga kapag inuna natin ang emosyon. Yes. Foolishness. Kaya nga yung nabasa kanina, di ba? Walk in the spirit so you will not gratify the desires of the flesh. Kapag hindi ka kasi puspos ng banal na espiritu, bulag ka. Bubulagin ka ng emosyon mo, ng mga bagay sa sanlibutan. Maiiba yung drive mo, maiiba yung priority mo. Just like what happened to Samson. Yes. No? At sa Bible, hindi lang si Samson ang Nazarite. Si Samuel muna, bago si Samson. Si Samuel, matino siya. Nagtagumpay siya sa mission niya, sa pinagawa sa kanya ng Panginoon. Bilang Nazarite. Talagang devoted siya sa Lord. Pero si Samson hindi. No? At bakit nasulat yun sa Biblia? Because nagpapakita lang talaga doon that ganyan at ganyan pa man, kahit nandiyan ang banal na Espiritu, it's still your choice. Yes. Kung susunod ka ba o hindi. Anong pakikinggan mo? Yung kilig o ang Diyos? Saan ka kukonekta? Sa emosyon mo, sa mundo o sa Diyos? Lunes, Martes, Merkules, di ba? Webes, Biyernes, saan ka? Kanino ka? Paano ka nabubuhay? Is it driven by emotion? Your decision making? Saan ba nakabase? O yung root system mo? Diba? Kaya mahalaga yung daily journal, mahalaga yung daily devotion, so you'll experience the power of the Holy Spirit. Tama yung sinabi kanina ni Ate Rosel. No? Nag-grieve mo talaga ang banal na Spirit, di siya pa akinos eh. Diba? Bakit? Mas malakas yung laman mo. Ano sabi ni James? Draw near to God, so God will draw near to you. Diba? Bakit ano ba ang nagpapalayo sa atin, nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. Kaya ang feeling natin, ang nararamdaman natin, ang nararanasan natin, kahit tayo mga Kristiyano, parang ang layo ng Diyos. Bakit parang ang layo ng Diyos? May kasalanan mo, maharang. Yes, hallelujah. Amen? Eh kasi kinilig ka eh, kaya ayaw mo makinig. Amen? Pero nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin ang banal na Espiritu. He's still calling you. No? He wants your presence. Yun ang gusto ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya araw-araw. Kumunekta tayo sa Kanya araw-araw. But then again, we have a free will. You have a choice. The question, church, have you decided to follow Jesus? Amen. No? Are you convinced that only Jesus can change your life? Yes. Are you convinced that only the Holy Spirit can mold your character into His image and likeness? Yes. Wala tayong magagawa apart from Him. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili. Kaya anong ibig sabihin ng walk in the Spirit? Yung pamumuhay mo, yung lifestyle mo, yung mga decision mo sa buhay, yung priority mo. Sino yung inuuna mo? Kung sino yung inuuna mo, yun ang pupuspos sa'yo. Kung gadget lagi ang inuuna mo, yan ang pupuspos sa'yo. Kung chismis lagi inuuna mo, yan ang pupuspos sa'yo.
Pero kung salita ng Diyos lagi ang inuuna mo at panalangin, communication with God, di ba? You open your mouth and the Holy Spirit will fill you. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? God wants to connect with us. Kaya nga, the greatest commandment is ano? Love the Lord, your God. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Yun nga lang, meron kang free will na talagang mahalin mo siya o hindi mo siya mahalin. You have a choice. Yes. No? But you cannot choose the consequences. Hindi mo mapipili ang consequences sa mga ginagawa mo katulad ng nangyari kay Samson. Anong consequences kay Samson? Nahuli siya, nabulag siya. Nawala yung lakas kanya. Pero alam niyo, sa ukadulo-duluhan ng buhay ni Samson, nandun pa rin ang grasya talaga ng Lord. Amen. Sabi ni Samson, Panginoon, kahit sa huling pagkakataon, ipagkaloob mo sa akin ang kalakasan para mapalaya ko ang aking mga kapatid mula dito sa mga Philistines, no? So si Samson, nakatali yung kanyang kamay nung doon sa pillar, dun sa building ng mga Palestinians, at bulag siya, wala siya makita eh. Binulag siya. Nananalangin si Samson, Lord, ito po ang huling kahilingan ko. Diba? At ang sabi doon, doon sa verse na yun, sa Judges, I think it's chapter 16, no? So, ang sabi doon, binigyan muli ang kalakasan si Samson. At nung tinulak niya yung pillars, diba? Nung building, ay gumuho ang building. At sabi doon, marami siyang nawasak or napatay na Pilistinas kesa mula pa nung siya ipinanganak. Isipin niyo yun, ha? Kung ikukumpara nung mula pa siya ipanganak at labanan kasi yun, no, physically, sa Old Testament, yung pinakaduluduluhan ng buhay niya, mas marami pa siyang nagawa or ibig sabihin, mas marami pa siyang napatay, no? Nakalaban, nakaaway. Amen? So, ibig sabihin, kung talagang susunod ka lang pala, kung talagang seryoso ka pala talaga sa Panginoon, kikilos at kikilos siya, maraming mangyayari sa buhay mo, maraming gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Maraming papaguhin sa iyo. If you will just have a sincere heart, calling God from Monday to Sunday, not only just Sunday, you're not a Sunday goer Christian. You're a believer every day, wherever you go, sa school, sa kahit saan ka pa pumunta, sa trabaho, sa negosyo, you have Christ. You have the Holy Spirit in you. At ang nais ng Panginoon, ma-experience natin ang kanyang kapangyarihan. No? May isang negosyante sa Amerika, kung alam niyo yung Chick-fil-A, no? It is closed every Sunday. Di ba yung ibang mga fast food, bukas? Pero ang Chick-fil-A sa Amerika, closed yan every Sunday. No? Pero kasi dinidevote nila lahat ng mga empleyado, lahat yung kanilang negosyo, pag Sunday talaga, wala. Kahit anong branch yan, wala. Sarado ang Chick-fil-A. No? Bakit? Christian yung may-ari eh. No? And Sunday is a celebration and it's a devotion for God. No? Naka-devote talaga yun sa Panginoon. At alam nyo, lumago nang lumago yung kanilang, kasi dinedicate talaga niya yun sa Diyos eh. No? So, tumoble, tumiple pa. No? Tumitriple every Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi kinokonect nila yun sa Diyos eh. No? So, ganun yun. Ibig sabihin, merong sense yung kanilang pagpapagal. Hindi nasasayang kanilang pagpapagal dahil dala-dala nila ang gawain ng Diyos. Amen. Kaya sabi, whatever you do, whether you eat, whether you drink, whatever you do, do it for the glory of God. No? Whatever your choices may be, alamin mo, ito ba'y makakalugod sa Diyos? Kapag magdidesisyon ka, no? Ito bang pipiliin ko, desisyon na ito, ay makakalugod sa Diyos o pang sarili ko lang? Amen? Kung talaga na gusto natin kumilos ang Panginoon sa buhay natin, that is the only question we must answer in every decision. Is it for the will of God or is it just my will?
Is it a devotion or is it just my emotion? Naunawaan po natin, mga kapatid. Yes. Kaya marami, kahit sinasabi natin mga Kristiyano, hindi nararanasan yung kapangyarihan. Yung gusto kasi ng Panginoon maraming gawin sa ating buhay. Yun yung kumilos at marami siyang gawin na malaya sa ating buhay. Pero bakit hindi siya makakilos? Dahil sa kasalanan. Dahil sa ating katigasan ng ulo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Hallelujah. Lahat tayo dito eh. Matigas ulo eh. Amen? Pag kinilig, ayaw makinig eh. Nabubulag. So kaya mahalaga yung daily walk, yung daily exercise. Kaya nga, exercise your own salvation. Niligtas ka ng Panginoon para sa mga mabubuting gawa. Hindi ka gumagawa ng mga mabubuting gawa para maligtas ka. Ligtas ka na, kaya ka nga nakakagawa ng gawain para sa Diyos. Because of the Holy Spirit. Amen. Because there is power that works in you, and that's the power of God through the Holy Spirit. He worked through them and gave them power to achieve things they would not have been able to accomplish on their own. Talagang wala tayong magagawa sa sarili natin. No? Hindi yung sasabihin natin na kaya ganito dahil sa akin, di ba? Hindi. Kaya nagkaroon ng ganyan dahil sa akin. Hindi. Dahil lahat yun sa Panginoon. Amen. Alam mo yung mga victory sa buhay mo? Hindi yan dahil sa iyo. Dahil yan lahat sa Panginoon. Amen. Dahil nais ng Panginoon to give us life in abundance, no? Kaya mga kapatid, no, minsan kasi para sa atin parang allergic tayo sa prosperity. Pag narinig natin yung prosperity, no? Totoo naman maraming false prophets. Ang pangaral lang nila prosperity gospel, mga false prophets, no? Pero sa Bible ba may inaaral na prosperity? Meron. Kasi ang prosperity, ang nagiging tama, depende sa purpose. Sa Abraham, pinayaman ng Diyos? Yes. Maraming pinaprosper ang Panginoon, financially or materially, dahil ang purpose is for His kingdom. Yes. No? Iba-iba yung purpose. Kung ang purpose mo talaga, kung ang desire mo nakikita ng Panginoon is to advance the kingdom of God, ay para sa discipleship, ay para to go and make disciples of all nations, He will provide. Kung makikita ng Panginoon ang DOCGM ay talagang nandoon sa mandato ng Diyos, nandoon sa great harvest, nilalakaran yung vision ng Panginoong Jesus ng banal na Espiritu, God will provide. Amen. You will see His provisions. You will experience His power. No? At marami pang gagawin ng Panginoon. Andiyan na yung restoration. Andiyan na yung healing. Andiyan na bibigyan ka ng understanding. Bibigyan ka ng wisdom. Napakadami po, mga kapatid, na nais gawin sa atin ang Lord. Pero bakit? Tanong natin, bakit marami hindi natin nararanasan? Pastor, marami po pa rin gustong gawin ng Panginoon sa atin eh. Bakit hindi ko pa nararanasan? Magandang tanong? Yes. No? Alam mo kung bakit hindi pa binabagsak ng Lord ang blessing sa iyo? Bakit? Hindi ka pa kasi handa. Yes, amen. Amen. Halimbawa, si Isakar. Kung halimbawa, meron akong sabihin natin 1 million, ibibigay ko ba kay Isakar ganyan edad? No. 1 year old? Oy, dahil 1 year old ka na, ito 1 million. Pupulitin niya lang yun eh. Yes. Nangangatin niya lang yun, gagawin niya lang Peter, yung pera. Tama? Hindi niya kasi yun alam gamitin. Amen. Hindi niya alam gamitin yun. Pero pag edad na niya, di ba? Oh, nasa tamang edad ka na, ikaw ay, halimbawa, 25 years old, no? Pwede na ba siyang bigyan ng mga ganon kung siya ay matured enough na? Yes. Depende sa purpose pa rin. You must know your purpose. Kapatid, nilikha tayo para sa Diyos at tanging para sa Diyos lang. Hindi tayo nilikha para kumain, matulog, magtrabaho, ang gulay ng payaman, sumikat,
at pagkatapos ay mamatay. Hindi yun ang goal. Yan ba ang goal mo? Anong goal mo? Ang goal ko siyempre kalimitan, no? Kapag medyo bata-bata. Ang goal ko po, makapagtapos ng pag-aaral. So pag natapos ka ng pag-aaral, tapos na. Diba? Tanong, para saan yung pag-aaral mo? What's the purpose? Para sa akin po, para maiahon ko, di ba ganyan? Para maiahon ko po sa kahirapan ng aking pamilya, di ba? Tama naman eh, wala namang mali dun eh. Pero dun ba nagtatapos yun? Kung ganun lang ang goal mo, kapatid, heaven and earth will pass away eh. Kapag hanggang dun lang ang tanaw mo, it will also pass away. An example ni Apostle Paul, yung dayami, yung kahoy, diba? Yung mga dahon, yan. Marami yan, laging nakikita yan, common yan, di ba? Pero nasusunog yan. Pero yung gold, silver, and precious stones, kapag pinaraan sa apoy, lalong titingkad. At lalong lilinis, madadalisay. Amen. Yung lifestyle mo, pagdating ng judgment day, haharap tayo lahat, tama? Sa hukuman ng Panginoon. All of your achievements in this world na walang kinalaman sa kingdom of God, sunog. Sunog. Properties, kayamanan, kasikatan, sunog lahat. Heaven and earth nga will pass away. Pero ano yung mananatili? Salita ng Diyos. Ang tanong, konektado ka ba sa salita ng Diyos? Who is the Word of God? Jesus. Amen. If you are in Christ, anyone is in Christ, di ba? To die is gain. For you to die is gain. Amen po. Yun ang panalo. Yun ang success. Yun ang talagang victory. Na at the end of your life, nakaiwan ka ng legacy. Amen. Maaalala ka ng tao na talagang tumindig at sumunod sa kung anong kalooban ng Diyos. And that is the greatest victory that you can experience ever in your life. Oo nga, successful ka dito sa sanlibutan. Successful ka sa career, successful ka sa talagang famous ka. Amen? Pinalakpakan ka habang yung bangkay mo ay gumaganoon at nililibing. Pinalakpakan ka ng tao, wow! Talagang successful siya. No? Pero wala siyang relasyon sa Diyos. At pagkakilala sa Diyos, matatawag kayang successful yun. Kapatid, what is your success? Ano talaga ang success para sa iyo? No? Walang ibang sagot kundi yung first greatest commandment, loving the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. In short, kilalanin mo siya at gawin mo kung ano yung makakalulugod sa kanya. If you love me, you will obey my commandments, says the Lord. Yun ang success. Amen. So lahat ng desisyon natin from now on, kung tayo po talaga ay seryoso sa relasyon natin sa Panginoon, from now on, it must be based in accordance to God's will. No? Na tayo ay takot na tayong saktan natin ng Lord. Amen? Yung andun yung conviction na, Lord, ikaw ang aking talagang kailangan sa buhay ko. Amen. No, ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko. Non-negotiable. Amen, mga kapatid. And then, you'll experience the power of God. The power of the Holy Spirit. No? Kahit nandoon ka sa wilderness, kahit padaanin ka sa matitinding pagsubo, you'll still praise the Lord. Amen. Hallelujah. You'll still give praise, you'll still give glory unto God. Yun ang talagang tunay na may relasyon sa Panginoon. Yes, hallelujah.
Amen. You still love Him. You still know that He is your first love. You still know your identity. You still know your purpose. Ano mang problema dumating, alam mo pa rin na nandiyan ang Panginoon. Alam mo pa rin na pagsubok yon at pinapamature ka ng Lord, pinalalago ka niya dahil inihahanda ka niya para sa dakilang pagpapalag. Yes. Hallelujah! Oh, glory to God! Amen. Kaya kapatid, do you want to live life to the fullest? Gusto mo bang mabuhay na yung buhay mo, no, lumabas yung maximum potential mo na kung ano yung disenyo ng Panginoon? Nais ba natin yun? Yes. Diba? Abide in me. Remain in me. Sabi sa John 15, diba? And I remain in you. My word in you. No? I am the vine. You are the branches. And when we say we are the branches, no, may dadaanan tayong pruning. Ayan. Pastor, ayoko nun, masakit yun. Lahat dadaan doon. Yes. Pruning. Alam niyo kung saan dumadaan ang DOC GM ngayon? Pruning. Aha. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yung gagawin natin today, it's part of pruning. Yes. It's part of discipline. Yes. It's part of spiritual maturity. Yes. Hallelujah. Because it's part of God's plan. Amen. And in God's plan, sabi niya, Jeremiah 29:11, yes. I have a plan for you. Best plans. Yes. Best interests. I am after your the best version of yourself. Sabi ng Panginoon, plans not to harm you, no, but to prosper you, to give you a hope and a future. That's the plan sa Israel. Yun pa rin ba ang plano ngayon sa ating panahon? Yes. It's still the plan of God. Kaya nais niya, mag-abide tayo sa Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Sabihin natin, abide. 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 Abide in the Holy Spirit. Kapit, kapatid, connect to God. From Sunday to Saturday, connect to God. Don't forget your prayer. Don't forget your devotion. Don't forget how much God loves you. Don't forget that Jesus cares for you. Don't forget that He is the healer. Don't forget that He is the provider. Amen. Don't forget that He will transform you according to His image and likeness. Don't forget His will. Don't forget your purpose. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi ka taga dito. You are a citizen of heaven. Amen. You are loved. You are redeemed. Amen. You are loved by the Father. By the Most High God. He wants the best for you. Ang nais lang ng Lord, you pay attention. Makinig ka. Yes. God is saying to us, DOCGM, lend me your ears. Pay attention. I have something to do for you. Sabi ng Lord, no? It's high time for you, no? To experience the fullest of living in this world with the Holy Spirit. Amen? Jesus promised the Spirit as a permanent guide. Sabihin natin, permanent. Yeah. John 14:16-18, ang sabi dito ng Panginoon, ito ang pangako. Pagdalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Hindi matanggap ng sanlibutan. Hindi ma-receive ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita, sapagkat siya ay di nila nakikilala, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hallelujah! Hindi ko niya iiwan. Hindi kanya pababayaan. At ang sabi niya sa 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. He will teach you. He is the teacher. He will heal you, for He is the healer. He will guide you. He will comfort you.
Pero huwag mo kalilimutan, kapatid, as the Holy Spirit works in your life, there is pruning. Yes. There is discipline. Yes. There is intention to transform you. Submit yourself unto God. Draw near to God. Alam mo kung bakit minsan hindi mo marinig-rinig ang instruction ng Lord? Bakit napakalayo ng Panginoon? Hindi ka kasi lumalapit sa Kanya. Ang narinig mo yung sarili mong gusto. Ang narinig mo yung bintik ng puso mo para sa mga bagay sa mundo o para sa ibang tao. Amen? He promised the Holy Spirit. He also promised the Holy Spirit's power would help His followers to spread the message of the gospel. Ngayon pala, hindi natin kaya sa ating sarili na mag-share ng gospel. Amen? Maraming hadlang, no? Sa pag-share ng gospel, pero nandiyan ang banal na Espiritu. Acts 1:8, sabi doon, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. The salvation of souls is a spiritual, supernatural work only made possible by the Holy Spirit's power. Hindi tayo makakapag-disciple, hindi tayo makakapag-alaga, hindi tayo makakapag-bahagi kung wala ang banal na Espiritu. Amen. Kung wala ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Yes, hallelujah. No? Kaya kung nais natin na talagang yung progress, yung movement ng ministry na ito, ng DOCGN, walk in the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Diba? Make disciples, no? Pastor, hindi pa ako marunong, hindi pa ako well-versed. Have your daily devotion. Amen. Be active in your prayer. Sacrifice. Fasting. Giving. And in that way, kapag ikaw ay disiplinado na, meron ka ng focus. Amen. Amen. Ang isang taong disiplinado, may focus yan. Amen. Alam niya kung anong ginagawa niya. Alam niya kung anong priority niya. Amen. Alam niya kung sinong pinaglilikuran niya. Amen. Alam niya kung sino yung kasama niya. Amen. Hallelujah! Amen. Dahil sa ang Espiritu ng katotohanan, you know that you know na hindi ka iiwanan ng Panginoon. Yes. Sa gitna ng sakit at karamdaman, you know that He is the great healer. Yes. He is the great provider sa gitna ng kawalan. Amen. The Holy Spirit is the streams of running water, rivers of water, sa gitna ng ilang, sa gitna ng disyerto ng buhay mo. He is the light of the world, sa gitna ng kadiliman ng buhay mo. Only the power of the Holy Spirit can change our lives. So we can be witnesses sa ating kapaligiran. Anong witnesses? To witness of His goodness. To witness about the good news, about the gospel, about Jesus, that He is the only Son of God. He is the only way. He is Lord of Lords. He is King of Kings. Amen. So yun po ang pag-witness natin na walang iba sentro kundi ang Panginoong Jesus. Amen. When the Holy Spirit descended sa mga disciples, anong nangyari? Acts 2:1, verse 4. Nagkatipon silang lahat, parang ganito. Nagkaroon ng gathering. Di ba? Habang nagkakatipon sa isang lugar, sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno ang bahay na kinaroroon na nila. May nakita silang parang mga dilang apoy, parang alamin natin, parang mga dilang apoy nakita nila. Hindi talagang apoy, ah. Parang mga dilang apoy nakita na dumapo sa bawat isa sa kanila. At doon na yung outpouring. Yes, amen. Amen. Outpouring of the Holy Spirit. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. At para anong purpose nun? Nung pagsasalita nila ng iba't ibang wika, anong purpose? Para maintindihan sila ng mga iba't ibang dayo doon. Yes. Na yung kanilang mga sinasabi ay patungkol sa Panginoong Jesus, ay patungkol sa tunay na Diyos na siyang nagligtas at nagpatawad sa kanila.
That's the purpose. Pero yung talent mo, yung gift mo, kung ginagamit mo lang yan para sa sarili mo, para sumikat ka, para sa mga tao sa mundo, walang saysay at wala ng bisa yan. Pero kung gagamitin mo yung gift mo from the Holy Spirit, yung gift mo from God, yung talento mo, yung lakas mo, no? Madaming gift eh. No? Kung gagamitin mo yan para sa Panginoon, lalago ka. Tuloy-tuloy kang lalago at titibay ang iyong pananampalataya. Sabi mo sa kagabi mo, paggamit tayo sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Huh? Walang excuse. Alam niyo po ba, kahit taong may sakit, kaya gamitin ng Lord? Amen. Kahit ngayon lumpo, kaya gamitin ng Lord eh. Kahit ngayon bulan, kaya gamitin ng Lord eh. No excuses. Nothing is impossible with God. He is all-powerful. Yes. And when the Holy Spirit comes, you will receive power. Amen. I say it again, you will receive power. Amen. Amen. And that power, what's the purpose of that power? Is it just for me? No, it's for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Give praise unto God. Kaya sabi, immediately afterward, the disciples spoke the crowds gathered in Jerusalem for the feast of Pentecost. These people hailed from a variety of nations at naintindihan nila yung sinasabi ng mga disciples. And on that day, sabi sa verse 41, basahin natin, kaya ang mga naniwala, sabihin natin, naniwala. Ibig sabihin, sumampalataya, tumanggap. Amen? Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. Linawin natin to. Hindi sila nagpabautismo para maligtas, ha? Ligtas na sila, kaya sila nagpabautismo. Because baptism symbolizes your public declaration that you are in Christ and you will stand firm in faith. Hallelujah! Oh, glory! Amen? Hindi tayo nagpapabautismo para maligtas. Nagpabautismo tayo para ideklara na tayo'y na kay Kristo na. At bago na tayong nilalang, at nalakad na tayo ngayon sa takbuhin na inalakad ng Diyos para sa atin. Amen? Yun ho. At doon mo mararanasan sa takbuhin na yun, doon sa pinapagawa ng Diyos, doon sa lifestyle mo na yun, doon sa mga desisyon mo na yun, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. No? You follow God. No? You hear His word. Diba? You submit yourself. You draw near to God. And you shall have power. You shall receive the power from the Holy Spirit. And the purpose of that is for His kingdom, for His glory, and for His purpose. Amen. Sabi doon, at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Grabe. 3,000 kaagad. Bakit? Yung gift ng Holy Spirit, ginamit nila. Yes. Talagang minaximize nila. Hindi nila ipinagkait. Diba? Hindi nila itinago. At yun nga, maraming naligtas sa araw na yon. Hallelujah. Kapatid, marami ka bang kamag-anak na hindi paligtas? Marami ka bang mga kakilala, kapitbahay, kaklase, kaibigan, mga malapit sa iyo na wala pang relasyon sa Panginoon? Yes. The Holy Spirit has a gift for you. No? Maybe hindi mo pa na-receive, or maybe nandyan na, hindi mo lang ginagamit. Yes. Diba? Merong gift of encouragement. Merong gift of giving. Merong gift of revealing kung ano ang salita ng Diyos. Gift of teaching. Napakaraming gifts. Yes. In the body of Christ. Pero ang tanong, ginagamit ba natin for the purpose of His kingdom? No? May gift ka, pero hindi mo ginagamit at iba yung ginagawa mo, anong mangyayari doon? Diba? Mawawala. Or talagang mapapalitan ng mga bagay sa sanlibutan. No? So, mga kapatid, ang nais ng Lord, ma-experience natin ang kanyang kapangyarihan. Ang nais ng Lord, maraming maligtas sa ating mga pamilya.
Marami pang makakilala sa ating mga kapitbahay, no? Marami pang makakilala dito sa Golden City. Marami pang makakilala dito sa Anabuto F. Diba? Huwag tayong tumigil. Diba? Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. And let us use every gift from the Holy Spirit. Let us use mightily kung ano yung talentong ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yes. At pagbabalik ng Panginoon, ang sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servants. Mga lingkod ng Panginoon. Amen? Come and enter to the joy of your master. Yan ang sasabihin ng Panginoon. Welcome na welcome ka sa kaharian ng Lord. No? Kaya, itong araw na ito, kung sino man, diba, mahahaba ang oras natin ngayong araw eh. Amen? Kung sino man sa atin, nais magpagamit sa Lord. Diba? One-on-one kayo ng Lord. Ang isa dapat sa ma-achieve natin, no, sa prayer and camping natin today, no, yung ma-achieve natin is yung talagang magkaroon tayo ng kapahayagan mula sa Lord. Individually. Talagang marinig mo ang boses ng Panginoon. Lord, saan ba akong gamitin para dito talaga yung mag-testimony? Lord, yung talento ko, magamit ko. Amen? Mangungusap ang Lord sa araw na ito. Dapat lang tayong makinig. Amen? At ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya na natupad ang kalooban ng Ama dahil siya ang Panginoong Jesus. Hindi. Natupad niya ang kalooban ng Ama sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Luke chapter 4 verse 1, sabi doon, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. Ano yung nangyari sa Jordan River? Pabaptize, di ba? Ginawa niya yun dahil yun ay isa talaga sa dapat na matupad. Yung siya ay magpabautismo dahil dapat dumaan siya doon sa batas. Matupad niya yun, madaanan niya lahat yun. At mula doon, saan siya dinala? Ng Espiritu, sa ilang. Para ano, ang gawin? Para subukin. At anong ginagawa niya doon sa ilang? Fasting. Amen. Manalangin. Ano, bakit niya ginagawa yan bago niya simulan yung ministry niya? Amen. Yung early ministry niya. Kailangan niya munang matalo yung sarili niyang laman. Yes. At yan ang gagawin ng Lord sa araw na ito. Manghina yung mga desire mo, yung mga hilik ng laman, yung mga pita ng laman, yung mga favorite mong mga gawin sa laman. Ayan. At tumaas ang pananampalataya mo, ang devotion mo sa Panginoon. Yan ang nais ng Lord na gawin. Katulad ng Panginoon sa Kristo. At makikita nyo, pagkatapos, anong nangyari? Tanong tayo, verse 14. Pagkatapos mag-prayer and fasting ng Panginoon, 40 days, 40 nights doon sa ilang, bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Bakit napabalita? Anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? Diba? Maraming napalayas ng demonyo, maraming nakalaya sa pagkaalipin sa masasamang espiritu, maraming gumaling in spirit. Hindi lang physical yun, ha? Lalo-lalo sa espiritu, gumaling sila, nalaman nila, maraming nakakilala sa tunay na Diyos dahil doon sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. Ngayon, bakit tayo magte-24-hour prayer, camping, and fasting? Dahil ang nais ng Diyos, maraming makakilala sa Kanya. Nais ng Diyos, gamitin ka. Nais ng Diyos, maraming maligtas. Kaya kung ang ito ay mag-undergo tayo dito talaga sa pinapagawaan ng Panginoon, you will see the hands of God. You will see the power of the Holy Spirit, no, working in your family. No, mapapabalitaan mo na lang yung kamag-anak mo sa ibang bansa, nakakilala na sa Panginoon. Mababalitaan mo na lang yung kamag-anak mo sa probinsya, nakakilala sa Panginoon. Diba? Marami kang mababalitaan, magandang balita na patungkol sa Kingdom of God dahil sa panalangin at sa pagsunod natin sa banal na Espiritu. Yun ang advancement ng Kingdom of God.
Amen. At sabi pa doon, Jesus was empowered by the Spirit to perform miracles. Sabi, Matthew 12:28. Yan, magkatapusa tayo. Sabi doon, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nananahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. The power of the Holy Spirit was manifest among all the believers. Sabihin natin, all. Yan, lahat. Diba? Ng mga mananampalataya. Pinagkalooban ng Espiritu Santo sa iglesia. At para saan yun? Yung spiritual gift, diba? Para sa kingdom of God. Napakaraming spiritual gift. All those who put their faith in Jesus Christ are immediately and permanently, ulitin ko, immediately and permanently indwelt by the Holy Spirit. Romans 8:11. Basahin natin. Ang sabi doon, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu ang naninirahan sa inyo. Amen. You are sure. You are 101% sure na kahit mamatay ka sa laman ay muli kang mabubuhay. Amen. Because the Holy Spirit is in you. Amen. Because the Holy Spirit is with you. Indwelling in you. Yan po ang nais ng Panginoon sa ating lahat na maranasan natin tuloy-tuloy ang kanyang kapangyarihan. The Holy Spirit still works in the believers today to accomplish God's will. No? Siya ang manguna sa buhay natin. He will convict us. He will teach us. He will equip us. Iahanda tayo ng Holy Spirit. Papatalinuhin niya tayo. Diba? Iahayag niya sa atin lahat ng katotohanan to spread the gospel throughout the earth. The Holy Spirit's powerful indwelling is an amazing gift we should never take lightly. Huwag nating gawing last resort ang Diyos. Huwag nating gawing last option ang Diyos. Na kung kailan malala na ang sitwasyon at problema dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, doon ka palang lalapit. Hindi. Ngayon pa lang. Ngayon, narinig mo today. You hear God's voice. You hear the message from God. We heard it. We heard it from the Holy Spirit. Do not harden your hearts. Welcome the Holy Spirit in your life today. Welcome the Holy Spirit in your family today. Yes. Welcome the Holy Spirit every day of your life. Connect to God. Abide in Him. Draw near to God so you can hear His voice. Yes. Nang marinig mo ang kanyang boses at hindi ang sarili mong pita ng laman ang marinig mo. Marinig mo yung mga plano ng Diyos para sa iyo. Marinig mo